sa matibay yung Gelly. Binili ko to dahil nagustuhan ko yung looks niya. Nagustuhan ko yung kulay niya, nag-complement siya sa aking motor, at marami siyang inclusion. May dalawang spoiler na siya, kulay black at violet. So, tignan natin. Yan yung kulay black ng spoiler. At ito naman yung kulay purple or violet na spoiler. Medyo transparent ang kulay niya. Ito naman yung visor niya. May dalawang visor ito, clear lens at saka Erodium Silver. Sa plastic na pala, may mga nakaprint, mga steps kung paano ilagay ang visor natin. Sana mapansin nyo. Ito yung manual niya. May kasama pang key holder. So, panalo ka na. Sa halagang 3,700, may dalawang spoiler ka na, dalawang visor, may key holder at manual, at syempre sa aking pinakahihintay, ang aking helmet. Bagong helmet, rather. Siya nga pala, Jelly, at hindi Gelly. Yun, the GTS V1 XOR. Tignan natin sa harap. Yan ang kanyang looks sa gilid. At the back. And the other side. Back to the front. Ngayon naman, susubukan natin ikabit ang ating spoiler. Mayroon siyang limang butas, so unahin natin ang magkabilang dulo sa pagkabit. Yan, pag may narinig ka ng tunog, naglalaki na yan. So, ayan na. Ngayon naman ang pagtanggal. Karatihin mo lang. Napakadali. Ang kulay violet naman ang ikabit natin. Again, pag may tumunog, naglalaki na yan. Ayan. So, pagtanggal naman, isang karati lang. Madali siyang tignan pero hindi ito basta-basta natatanggal, ha?
ngayon naman subukan nating baklasin o tanggalin ang visor at kung paano magkabit. May kulay red dito. I-put mo lang yan or pindutin pataas. Tsaka mo bunutin yung lens. Yun. Sa kabila naman. Ganun din ang proseso. Pindutin ang red at bunutin ang lens. Ngayon naman subukan natin magkabit ng lens. Sa pagkabit, dapat nakataas yung lens. Yan, pag may tumunog, ilalaktin mo na. Class o pagtanggal ng inner pads or inner foams at kung paano ikabit muli. Maganda yung foam niya, hindi siya yung mga typical na nakikita mong foam sa mga helmet. Talagang may nakatatak na jelly. Quick release straps. Tanggalin na natin yung foam niya sa kabila. May tumunog na parang lock, kaya na-dislock na yan. Ayan, tanggal na. Sa kabila naman, same process. Yun, tumunog na. Na-unlock na yung lock button. Kabilang pads. Sa gitna naman. Natanggal na yung 3 major foams or pads sa helmet natin. Ngayon naman sa dulo, itong dash protector or pads sa dulo. Ayan, natanggal na. Medyo mahirap siyang tanggalin dito banda sa dulo. Ngayon, ikakabit naman natin lahat ulit. Unahin natin yung center foam. Next, yung pad sa gilid.
muna, nailagay mo na. Pindutin mo yun or ipipress mo yung mga mayroong mga naka-red button sa ilalim. Tutunog yun pag nakalock na. Mga tatlong lock yun. Tapos